Welcome guys, Kabayan Trading Channel. Bali, repeat tayo dealing yun. Medyo na late lang pero okay lang yan. Start tayo sa index. Maganda yung recovery ng index. Medium term tsaka long term MA. Bali, in line na siya sa price action. Tapos holding the support pa rin. So, tingin ko price na ito para bumrake ng, ano, ng 8,000. Bali, price action wise, sa candle formation. Again, pero ilang beses na natin ito nakita. Pero hindi naman siya nagmamaterialize. So, fully ngayon, mag-materialize siya. So maganda yung galawan din ng mga ano ng mga blue chips. Tingin ko magkakaroon ng magandang play yan hanggang matapos yung week natin ngayon. So hindi tayo tatagal sa index, punta tayo sa mga gumalaw na stock. Pasa natin kay Nickel. Yan, Nickel Asia, ang ganda ng recovery. So last time na review natin to, ito ang mapapansin nyo. Nag-draw tayo ng ano ng bullish flag pattern. So holding down siya, holding the ano siya, the support, previous support niya, ito yung nag-hold, tapos hinintay natin mag-breakout sa ano. Mag-breakout dito sa trend line na to. Syempre, aggressive entry niya diyan sa area na 'yan, ito. Pero mas conservative sana itong support level na to. So para sa akin lang 'yan. So ano kaya na thought process ko 'yan. Diyan ko siya tinitingnan. So magandang ginagalaw niya sa masali medium term EMA, yung kulay maroon. Tapos sa holding pa rin siya ng ano niya yung sa nasa 50 RSI siya. So indicator wise maganda naman, price action maganda na pinapakita. Tingnan natin nga matapos yung week kung paano ito magpe-perform. So next natin is si Fen. Ito Fen, full rejection na talaga ginawa nito. Makita niyo naman tulad ng mga last na review natin. Sa RSI, kung parang ito siya dinadisik sa RSI, every time na mag-ano siya, magkakaroon ng testing sa RSI 70, bali nagre-reject siya. So, doon din, inline yan sa support level na pinlap natin. So, hindi maganda yung price action niya, kaso sumasalupan naman yung, ano, yung 50 May. Baka mangyayari nito, more or less, bago matapos yung week, humabol yung price sa 50 May sa medium term natin, tapos magkaroon ng bounce. So, yun ang inaasahan natin sa kanya. Yan, parang ano siya, inverted HNS pattern. So, kung gagawa ka ng cut loss, syempre, kailangan quick cut ka rito. Pag andito na yung EMA niya, tapos ang cut loss mo dito, so, negate na yung bias mo dyan. Kung sakaling bumagsak pa sa price niya. Tapos, second line, second support line, naabangan ko dito sa area na to. So, ganyan ko siya titingnan si Finn. Although ang gusto natin dito, yung volume niya, consistent, yung turnover value niya, malaki. Hindi tulad ng ibang stock na deads na, bale mga bumabalik na lang yung ano, yung mga tulad ni Nickel, ni Sino Corporation na deads na din. So, next natin si PPG. So, PPG guys, sa Telegram group may nag-concern sa akin ito. So, early entry yung nagawa niya. Bali, meron tayong plotting kasi nito every time naman na nare-review natin. Pero siguro nagkaroon siya ng different analysis. Okay yun guys, kasi tulad sinasabi ko. Pag kung mag-align to sa ano niyo, sa bias niyo o sa ano niyo, sa screener niyo kung paano kayo mag-screen stock, okay lang 'yun. Pero siyempre kung hindi, susundin niyo lang yung ano niyo, yung system niyo kasi pinag-aralan niyo yung system na 'yan, bali nag-ubos kayo ng oras diyan. Tapos sundin niyo na lang kasi hindi naman 100% accurate din yung analysis natin. Pero kung ako lang, para sa bias creation, bali, kung bababa pa ito, tignan ko sa trendline support at sa horizontal support. So, magandang trade range na ito kung nagkataon. Kaso, 19% trade range yan. Kung bababa pa. Siyempre, titignan natin sa ibang scenario yan. Kung magdidire-diretso yan kasi ang gusto natin makita, magkaroon ng higher high. Para continuous yung ano niya, continuous yung uptrend niya. So, create siya ng higher high. Siguro magkaroon ng pullback. Okay, para healthy. Siyempre, kailangan natin ng basing tsaka siya mga tulip. Okay, so hindi pa kasi, although inaabangan ko talaga to dito, sa area na to. So, weak feel ako nakatingin dito kasi potentially, kahit hindi naman siya sakto dyan, at least sa baba ng konti, sana umangat siya, abutin niya. Siyempre, kailangan natin ng base dyan kasi kung magpaparabolic yan, early to take profit ang gagawin natin. So kung support play ang gagawin natin, dito ko siya titingnan kung breakout play dito sa area na to.
Tapos may konting pullback para mas healthy. Tapos, siyempre yung cut loss natin dyan, kung ako dyan, pwede yung kuhanan ng cut loss dito o pwede mo rin maging accumulation area to. Itong zone na to. So, again guys, ito, thought process ko to. Pwede kong gawing accumulation area itong ano na to, itong range na to. So, more or less, ilang percent ba to? So, 7% pwede nyo babaan, depende sa inyo. Pwede nyo gawing 5% accumulation lang. So, next natin si KPPI. Ito, na-deals na halos to is KPPI. Ayan, so nagkaroon na nga siya ng retracement, although nagkakaroon siya ng mga build-up dito. So kung sa price action siya titingnan, hindi pa ako masyadong convincing na aangat agad yan. So ang titingnan natin yung trend line, syempre. Kasi since nag-reject to, ibig sabihin, strong talaga yan. Mula dito, may price action yung nangyayari. See? Strong talaga yung ano yung level na yan. So pwede nating consider pa rin na ano yan, na resistance. Okay, strong resistance zone. So, pag nag-breakout yan dyan, although 14% naman yan, tradable range pa rin, pag nag-breakout, mas maganda yung ano natin, yung risk-reward ratio sa 29. So, aggressively, pwede ka mag-entry dyan. Kung gusto mong laruin yung KPPI, kaso kailangan pagbaba dito, cut agad, kasi malaki nga yung range niya, at least, gawin mo siya ng 5% cut. Or ATR base, depende sa inyo. Kasi, by RSI din, ano na to eh. RSI, hintayin na natin mag-bounce sa 50. Okay, pag yan ang below 50, malamang dire-direction na yung baba niya ni KPPI. Pero tayo ng mga blue chips, MBT, ang ganda ng ginalaw. So yan, ipinost ko to sa group. Actually, ang isa sa mga nagtulak dito, yung malamang yung dibs niya, 13% sa stock, so medyo malaki-laki yan kung may hawak ka na at least 1,000 stock sa kanya, okay, minimum. So, meron kang 13% stock dividend. Again, guys, hindi to cash dibs, stock dividends yan. So, may nakabili dito sa group namin, so medyo maganda yung ano niya, almost 6%. 5.5% sa blue chips, malaki na yan, guys. Pero, kung titignan natin yung ano, kung magtitipid na ba o hindi, kasi ang ganda ng recovery nito eh. So, tingin ko magiging maganda pa yung galaw niya mula dito sa basing na to. Okay? Ito, channel to guys eh. Channel build-up na itong ginawa nito ni MBT. Kung mapansin nyo, channel build-up na yan, tapos breaking the channel. So, okay pa yan guys. Tingin ko, magdidire-diretso pa yan. Tira tayo ng mga iba pang gumalaw na mga basura stocks. So medyo na late yung review natin guys, pasensya na kasi busy tayo eh. Ito RCI, gusto ko ring i-highlight kasi maganda yung galaw ni RCI. Bali nasa support level na, malapit sa support level, tapos ang gusto ko i-point out dito guys yung crossover ng 200 tsaka 50 EMA. Ito, significant move yan sa medium term tsaka longer term EMA. Bali, magandang buy area to. Kung kukuha kayo, tapos kung gusto niya naman na breakout area, kaso ang problema dito guys, marami siyang potential wick na babanggaan. So, pwedeng mag-negate yung area dito pagkatapos. Pag nag-breakout. So para sa akin sa buy and support, pag umangat yung EMA, pwede tayong kumuha diyan sa area na 'yan. Although napaka-speculative ng stock nito guys kasi actually wala tun naman para sa akin, napakabasura nito. Tapos pag nilaro to, mga mas maganda 50% or 40% agad ceiling play ang mangyayari sa kanya. So pag pumasok ka diyan kahit low allocation lang, dapat labas ka agad at least 30% kung aangat ng ganun. Tapos sa watchlist natin, tingnan natin si Pip. Ito na ganun natin. Bumagsak na. Ayan si Pip. Yun na nga. Tingin ko hindi na magandang price action pinapakita nito. Lower low na yung ginagawa niya. So,
kung ako sa inyo, kung may hawak kayo nito, okay, totally iwanan nyo na kasi hindi maganda yung price action. Kaya tanggalin natin lahat ng drawing tools nito, guys. Kaya tanggalin natin mga MA na yan, price action na lang natin titingnan. Halos na wala na, padilis na talaga. Ito, ano lang, mabilisan lang na plotting. Kung mag-breakout dyan, edi okay siya kasi kung talagang solid yung channel niya kasi napaka-tight channel lang ginagawa nito. Tingin ko, para sa akin, hindi na siya ganun kalakas. Kung mag-breakout man siya, ito rin titingin ako na levels yan. So, ito. Tapos, wait lang ah. Yan, first level. First resistance, next resistance zone. Tapos yung pinakahuli niya syempre. Itong zone na. So, kung tingin nyo viable pa mag-ano dyan, mag-trade dyan, so, napakababa na ng range niya. 3%. So, yun lang guys. Medyo na late lang, pero review na lang agad mamaya bago magbukas yung market. Ingat-ingat lang sa trading. Mas maganda tumira na kayo ng mga blue chips kasi maganda na yung ginagalaw ng index. So, yun lang guys. Happy trading and God bless.